O paano? Tuesday na. Alam nyo na. Etong lulutuin ko guys, hindi ito nawawala sa mga handaan, piyesta, lalo ngayon holiday season. Ito ang beef caldereta a la chamba. Simpleng-simple lang to guys ha, etong version ko, napakadali lang. Ito lang yung mga ingredients na kailangan nyo. Basahin nyo na lang ha, hindi ko na sasabihin at napakarami. Guys, ganito lang ginagawa ko sa bell pepper. Dalawang klase ng hiwa ang ginagawa ko, yung isa maninipis at yung isa ganito. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Tapos yung sa patatas naman, ganito lang, hindi manipis, hindi makapal. Tama lang, pati yung sa carrots. Tapos maglalagay din pala ako ng Sprite. O paano? Magsimula na tayo. Okay guys, hihiwain ko lang tong karne. Pero bago yan, shoutout muna sa Master Mason. Eto, binili ko yung kutsilyo. Hindi ito sponsored ah. Tingnan nyo naman guys. Wow. Oh. Tingnan nyo naman. Napakaganda. Damascus knife. May kasama pang ano tawag dito? Panghasa. Guys, itong part ng beef na to, itong part ng baka na to is chuck roast. Magandang part to pang kaldereta, pang stew. Kasi meron siyang mga, yung little, yung may mga taba-taba, marbling. Napakaganda nito guys. Ngayon, pag nagkakat ako ng pang kaldereta, medyo malalaking hiwa yung ginagawa ko. Ayan. Ganyan kalalaki. Ayan, ganyan katataba. Okay? Dalawang kilo ng karne to guys, ha? Alam ko sa Pilipinas, ang tawag dito, beef kalitiran. Ang ganda nito, oh. May mga taba-taba pa, oh. Oh. Bago tayo magluto, guys, i-marinate muna natin. Marinate ba o marinade? Marinade? Hindi, Tagalog na. Ibabad na lang natin tong karne. Ayan, ah. Ayun talagang ginagawa ko. Binababad ko muna tong karne. Marinate ata, eh. Marinade. Marinate nga. Okay, eto sa 1/2 cup ng soy sauce, mga 1/4 cup ng ng tomato paste. Yung sa lata, mga 2/2 kutsara ng etong gamit ko. Ayan o. Hindi ko nilagay lahat ng nasa lata. 1/4 cup to. Isang lata ng liver spread, yung maliit lang. Tapos 1 cup ng Sprite. Yung Sprite, guys, pampasarap to. Tapos nakakatulong pa sa pagpapalambot ng ng karne. Tumapon pa to. 1 cup. Ayan, sama-sama na sila dyan. Tapos, budburan nyo ng paminta. Haluin nyo lang maigi, okay? Ito talaga ang nagpapasarap sa kaldereta ko, guys. Haluin nyo ng kamay. Make sure nyo lang na naghugas kayo ng kamay. Haluin nyo maigi. Dapat nakalubog yung karne. Ayan o. Ibabad nyo lang to at least 1 hour. Pero mas matagal, mas masarap. Pero kung nagmamadali kayo, 30 minutes, pwede na yon. Kung di kayo makapaghintay. Ayan. Overnight pwede rin. Oo. Gusto nyo kahit mga isang buwan. Para pasok na pasok ang lasa nun. Ewan ko lang kung makakain nyo pa yun. Eto guys, kapag na-marinate nyo na maigi yung karne, pipirituhin ko lang to sandali. Pampa-enhance pa ng lasa para mas sumarap pa yung karne. Okay? Siyempre, avocado oil tayo. Kayo, kung ano gusto nyong mantika, gamitin nyo. Ako, ito lang yung talagang gusto ko. Para medyo healthy. Eto guys, optional lang naman to. Kung gusto nyong mas sumarap pa yung kaldereta nyo, prituhin nyo yung karne. Ang tawag dito, Maillard reaction. Maillard reaction ba? Ayaw. Basta prituhin nyo na lang. Konting prito lang pwede na. Basta mag-brown lang yung karne.
para magkaroon ng crust yung labas ng karne, tapos yung loob niya malambot mamaya kapag pinakuluan. Ilagay nyo lang sa high heat. Ayan guys, so kapag ganyan na yung kulay, ayan o, hanguin nyo na. Pwede na yan. Napakabango. Tapos guys, ito, huwag nyong itatapon to ha. Sayang. Ilagay nyo dito sa ibabaw. Okay guys, kapag naprito nyo na yung karne, mag-isa na tayo ng bawang at sibuyas. Kapag translucent na yung sibuyas, ilagay nyo na itong bawang. Kapag nagising nyo na maiging sibuyas at bawang, ibalik na natin itong karne. Eto guys, huwag kayong mag-alala. Hindi yan dugo. Tomato paste yan. At saka ito yung katas ng karne. Yung juice. Yan, ibalik nyo lang. Haluin nyo lang maigi. Kung nahihirapan kayo maghalo, dalawahin nyo ang sandok. Ayan, oh. Tapos guys, ito yung pinagbabaran ko ng karne. Ilagay nyo lang. Ayan. Hirap, laki. Tapos ilagay nyo na yung tomato sauce. At isang beef cube. Tapos haluin nyo lang ulit. Tapos lulutuin ko lang to siguro ng mga 1 hour to 1 hour and 30 minutes. Low heat nyo lang ha. Low heat. Tapos takpan nyo. After 1 hour and 30 minutes guys, pwede na to. Medyo malambot na to. Tapos, ilalagay ko na tong red bell pepper. Yung maninipis na cut muna. Ha? Lagay ko yan. Tapos, 2 tablespoons of oyster sauce. Ayan. Haluin nyo lang. Tapos, lulutuin ko pa to ng mga 30 minutes. Kaya maliliit yung cut ng red bell pepper na nilagay ko para, hindi ko alam eh. Bakit ba? Eh gusto ko lang eh. Ayan. Tapos mamaya naman yung malalaking cut. Para kasi yung may crunch ng konti. Ito talagang lulutuin ko. Lulutuin ko maigi yung mga maninipis na cut na red bell pepper. Yon. Mga 30 minutes pa. Tapos nyan, magprito na tayo ng patatas at carrots. Pagsabayin nyo na prito. Parehas lang yun. Kung gusto nyong balatan yung patatas nyo, balatan nyo. Ako kasi ayoko nang binabalatan ng patatas eh. Kapag yung patatas nyo ay nagkulay brown na. Yan o, medyo nagkukulay brown na. Tsaka yung carrots, pwede na yan. Ba't wala akong makita? Hindi pa luto. Hindi pa nga ata luto. Konti pa. Pwede na tong patatas and carrots. Hanguin nyo na. After 30 minutes, pwede na to guys. Ilagay nyo na yung natitirang bell pepper, yung red chili flakes, tapos maglagay kayo ng sugar, pang-balance ng lasa, para may tamis at anghang. Mga 3 kutsara lang. Guys, ito optional lang to ha. Salted butter.
Pampasarap pa yan ng kaldereta. Tapos haluin nyo lang maigi. Alam nyo, ngayon pa lang, parang gusto ko nang kainin to eh. Napakabango. Tapos ilagay nyo na tong carrots and patatas. Timplahan nyo lang ng konting asin at paminta. Tapos lulutuin pa natin to ng mga 5 minutes. Last 5 minutes. After 5 minutes guys, pwede na to. Pero may isa pa tayong ilalagay. Ito pampasarap pa talaga. Keso. And then that's it. Tara, kain tayo. O, diba, napakadali lang ng version ko ng kaldereta. Eh, ano pa gagawin natin? Tirahin na natin to. Napakasarap dito sa mga handaan. Ang lambot, Diyos ko. Ang lambot ng karne. The perfect bite. Oh. Ah! What? Ang sarap. Budang sarap, guys. Alam nyo, ito yung... Ito ah, ito. Ito yung sinasabing sarsa pa lang. Ayan o. Sarsa pa lang ulam na. Mmm! Ang lambot pa ng karne. Diyos ko po. Ang sarap talaga. Ito promise, hindi ako mapapaya sa inyo. Kapag itong version ko, ang niluto nyo sa mga handaan, kahit saan. Perfect na perfect to guys. Napakasarap talaga. Parang ang hirap tigilan. Po. Matindi. B! Halika, tikman mo muna to. Bago ka umalis, dali. Alam nyo, tamang-tama yung ano eh. Tama lahat eh. Lahat. Perfect. Sarap. Po. Halika. Tikman mo muna. Wow. Po. Ang tindi, di ba? Dang sarap. Kaya si ba? Hirap tigilan ito. Okay guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, kung natuto kayo magluto ng kaldereta, i-like nyo na itong video, mag-subscribe na kayo, at mag-comment kayo kung ano yung mga pagkain na gusto nyong tsambahan natin next time. Tandaan nyo guys, na ang luto, mas masarap yan kapag pa-tsamba-tsamba lang. O paano? Next week ulit. Mauna na ako sa inyo. Lagi ko nang kakalimutan to.